Yes, anak. Ilang minuto na lang at maglalanda dito ang chopper para dalhin kayo sa Palawan. I and your Tita Sylvia is giving you a one-week vacation in Palawan. Everything is set, kaya kayo na lang hinihintay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sa nakaraang kabanata, walang nakahadlang sa kasalan ni Apollo at Barbara. Hindi naman nahirapan ng dalawa sa preparasyon dahil punong abala sina Sylvia at Paula dito. Ngunit maganda man ang takbo ng lahat, ay malungkot pa rin ang dalagang si Barbara dahil hindi pa rin siya mapapatawad ng kanyang mga magulang. Inaripwesta pa ng kanyang ina si Apollo at mas gugustuhin pa nito na magpakamartirang anak, magkabalikan lang sila ni Terence. Ano kayang gagawin nina Sylvia at Paula? Ano ang nakita ni Denise? Tunghayan ang 12th kabanata. Nagbulungan lahat ng tao. Nagtataka kung anong gagawin ni Sylvia at Paula. Kahit na si Apollo ay nagulat sa biglang paglapit ng dalawa sa dalaga. Sinalubong na ng dalawa si Barbara. Mama? Tita? Pagtataka ni Barbara. We decided na kami na rin ang tumayong magulang mo. Nakangiting sabi ni Sylvia. Hindi kasi namin maatim na ikaw lang ang maglakad mag-isa. Ani naman ni Paula. Tinabihan ng dalawa si Barbara at saka pinagpatuloy ang paglalakad papuntang altar. Hindi naman napigilan ni Barbara na umiyak. Pati na rin ang mga tao sa paligid ay hindi na rin napigilang maantig sa ginawang eksena ng dalawa. Kahit na si Apollo ay naantig at naluha sa harap. Siniko ito ni Sid. Boss, huwag kang umiyak. Trending kasi na pag ang groom ay umiyak, magkakahiwalay ka agad. Isa yung sumpa. Eh gusto ko forever and ever yung sa inyo si Miss Barbara. Mapangasar na sabi ni Sid. Binalikan ng pagsiko ni Apollo si Sid. Akong babali sa sumpang yan. Bulong ni Apollo. Naging maayos sa tahimik ang naging kasal ng dalawa. Naging masayang lahat para kay Apollo at Barbara. Ngunit hindi maiiwasan na may mga tumaasang kilay sa biglang pagsulpot ni Barbara sa buhay ng mang-ina. Subalit ang kanilang palabas ay parabang naging totohanan na sa mga kilos at galaw ng binatang si Apollo. Naganap ang reception sa isang malapariisong hardin. Pakiramdam ng mga bisita ay may umaalikid na diwata sa kanila habang pinapanood ang munting programa ng mga master of ceremony ng kasal. Kauupo lang noon ang mag-asawa at kakatapos lang lumibot sa bawat lamesa at magpakuha ng litrato. Oh! Inda ni Barbara at marahan na upo sa upuan. Napailing naman si Apollo at hindi naman ito pinansin ni Barbara. Sinanyasan naman ni Apollo si Sid. Ilang sandali pa ay may daladala ng paper bag ang kalihim at inabot sa kanyang boss. Nakatingin si Barbara kay Apollo habang patagong hinihimas ang kanyang masakit na binti. Okay lang ba na medyo tumagilid ka paharap sa akin? Tanong ni Apollo. Tumango naman si Barbara at sinunod ng kanyang asawa. Lumuhod si Apollo at inalis ang heels ni Barbara at minasahe ang paa at binti ni Barbara. Nagulat ito sa ginawa ng asawa. Let me handle this, okay? Ani ni Apollo sabay ngiti kay Barbara. Namula si Barbara tila kumulo ang tiyan. Nag-init ang mga pisngi at napakagat ang kanyang labi. Uy, kinilig siya. Huwag kang mag-alala, libre kiligin. Basta't ikaw. Wika ni Apollo. Tila nakakatunaw ang mga titig ni Apollo ng minutong yon. Pakiramdam ni Barbara ay siyang pinakamagandang babae sa buong mundo noong oras na yon. Habang sinuusuotan siya ng sandals ni Apollo ay hindi maiwasan ng dalagang kiligin. Mala Cinderella ang kanyang pakiramdam at si Apollo ang kanyang Prince Charming. Habang nalulunod sa kilig si Barbara ng oras na yon ay nalulunod naman sa inggit si Denise habang pinapanood ang ilang mga clips na ibinahagi ni Irish sa kanyang social media. Para bang bulkan na gustong sumabog ang pakiramdam ni Denise. Gigil na gigil ito at ilang ulit na pinanood ang ilang clips kung saan nahagip ang masayang mukha ni Barbara kasamang isang pamilyar na mukha. So, Inggitera talagang best friend ko. Paano niya kaya na lamang nagpakasal kami ni Terence? Tapos out of the blue, bigla rin siya magpapakasal? Inggitera talaga. Ani ni Denise sabay ngisi. Pilit mang ikubli ni Denise ang inggit ay hindi niya ito magawa. Kitang-kita sa mga litrato na bagamat simple lang ang kasal ay hindi ordinaryong lalaking pinakasalan ni Barbara.
Nilalamon siya ng inggit dahil sa West lang sila nagpakasal ni Terrence sa Las Vegas at mabilisan pa. Kumuha lang sila ng mga witness at sa mismong hall kung saan ginanap ang kanilang pagpapakasal, matapos ay balik na muli sila sa kanika nilang mga buhay. Walang selebrasyon at kasiyahan na tila ba ordinaryong araw lang ang naganap. Sino tong lalaking to? Parang nakita ko na siya somewhere pero hindi ko maalala kung saan. Yamot na sabi ni Denise. Nakakainis talaga tong Barbarang to. Lahat na lang ginaya sa akin. Dahil sa masyadong nakatuan si Denise sa mga clips na in-upload ni Irish at sa inis kay Barbara ay hindi na nito napansin na nakatingin na pala si Terrence sa kanya at sa kanyang pinapanood. Whose wedding is that? You seem drooling at that wedding, don't you? Nakangising sabi ni Terrence. Yes, very. Tinaliman ang tingin ni Denise ang asawang si Terrence. I also want this kind of wedding. I demand this kind of wedding. Much, much better than this bitch. Lang dahil sa pinakitang inis ni Denise ay nahiwagaan si Terrence kung kaninong kasal bang kinaiingitan ng kanyang asawa. Huh, really? We're married and I don't want to waste my time looking for after wedding plans. All weddings are the same. You girls are so obsessed with nonsense things. Ani ni Terrence at tatalikuran na sana si Denise. Ngunit biglang nagdabog si Denise na parang bata. No, I said I want this kind of wedding. Tila batang pagpapajak ni Denise at hinarap ang kanyang telepono kay Terrence habang nakaplay ang clip. Kumulong dugo ni Terrence at nainis kaya naman bigla nitong sinunggaban si Denise at hinawakan sa pisngi ng mahigpit. Nagulat si Denise sa ginawa ni Terrence. Ito kasi ang unang pagkakataong makita niyang ganito si Terrence. I said I have no time for those nonsense things. You know that we were only here because of the money of my late father. So if you cannot shut your mouth on demanding things, I will make your mouth shut. Habang nagsasalita si Terrence, ay humihigpit lalo ang hawak nito sa pisngi ng asawa. Napisat ang mukha ni Denise at namumula sa higpit na hawak ni Terrence, hanggang sa nakaramdam na ito ng matinding takot at panginginig ng tuhod. Hindi na rin ito nakapagsalita dahil pakiramdam nito ay umaangat na siya sa sahig na kanyang kinatatayuan dahil unti-unti siyang inaangat ni Terrence. Know your place, Denise, and better watch your words. Gigil nitong sabi sa asawa at tinulak. Hawak pa rin ni Denise ang telepono at patuloy na nagpiplay ang clip. At dahil sa pagkakatulak ni Terrence ay nabuhal at nasubsob sa sahig si Denise. Congratulations, Barbara! I'm happy for you! Bear many children, my friend. Be a good wife. Sambit ng isang babae na nasa clip. Narinig ito ni Terrence at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kaninang namumulang mukha ni Denise ay biglang namutla. Bumilis din ang tibok ng puso ni Denise. Dala ng takot at kaba sa nakitang naging reaksyon ni Terrence. Whose wedding is that, Denise? Say it! Sigaw ni Terrence. Itinikob ni Denise ang kanyang bibig at aktong kukunin ang kanyang cellphone. Balak sana nitong magsinungaling kay Terrence at i-refresh ang page upang mawala ang clip. Ngunit huli na ang lahat. Unang nahablot ni Terrence ang telepono. Is this Barbara? Nauutal nitong sabi ng masilayan ng dating kasintahan na nakasuot ng traje de boda at masayang binabati ni Irish. Hindi nagsalita si Denise at nanigas na sa kanyang kinauupuan. Kitang-kita kasi nito ang panghihinayang ni Terrence at labis siyang nasaktan. Answer me! Gigil na sabi ni Terrence. Is this Barbara's wedding? Yes, that's her. In her wedding. Tugon ni Denise. Sumapit na ang gabi. Natapos na rin ang munting programa at pauwi na rin ang lahat ng dumalo sa kasal ni na Apollo at Barbara. Barbara, we're so happy for you. Sayang at hindi nakapunta si Wendell. He is so happy na kayong nagkatuluyan. That was the best thing that happened that night. Masayang-masaya na sabi ni Irish at hinalikan sa pisngi si Barbara at saka ni Yakap. I'm so happy dahil alam ko nasa tamang tao ka. Best wishes and many, many children to come, ha? Huh? Bulong ni Irish na sobrang saya para sa dalawa. Psh, ikaw talaga. Pero salamat sa pagpunta, ha? Ani ni Barbara. Matapos magpaalam ay bumalik na sa reception hall sina Apollo at Barbara. Tanging sina Sylvia at Paula na lang ang nandun. At inihintay ang dalawa sa kanilang pagbalik. Mama, tita, I think dapat na kayong pumunta sa rooms niyo para makapagpahinga.
We can extend our stay here naman, ani ni Apollo dahil baka sa mukha ng dalawang pagod. Ngumiti naman si Sylvia at nilapitan ang dalawa. Everything's under control, but the chopper I prepared cannot wait long. Matalinhagang sabi ni Sylvia. Chopper? Nagtatakang tanong ni Apollo. Tumango naman si Sylvia at si Paula naman na nagsalita. Yes, anak. Ilang minuto na lang at maglaland na dito ang chopper para dalhin kayo sa Palawan. I and your tita Sylvia is giving you a 1-week vacation in Palawan. Everything is set at kayo na lang hinihintay, ani ni Paula. Naisip kasi namin na tama naman ang simple lang wedding, pero bongga dapat ang honeymoon. At sana pag uwi niyo, may mga apo na kami. Gusto ko sana ng kambal, ha? Maligalig na sabi ni Paula. Me too! I want twin, apos. Para one for Paula and one for me, o hindi ba? Sabat naman ni Sylvia. Mama, tita! Saway ni Apollo dahil nang lumingon si Apollo kay Barbara ay namula ito ng todo at napakapit sa asawa. Just kidding! Bawi pa ni Paula. Ilang segundo pa ay lumapag na ang chopper na tinutukoy ni na Sylvia. Nagulat man ang dalawa at nag-alala dahil wala pa silang nakahandang damit ay sinabi na ng dalawa na sila na mismo ang naganda ng lahat ng kakailanganin ng mag-asawa sa kanilang honeymoon. Hindi nyo na dapat ginawa to, mama, tita. Sobrang nakakahiya na po. Nahihiyang sabi ni Barbara. No, anak. Deserve nyo yung dalawa to. Kaya naman, enjoy kayo, okay? Kami nang bahala sa lahat. Sabit ni Paula at hinagkan sa pisngi si Barbara bago patuluyang sumakay ng chopper. Naluluha pang nagpaalam sina Sylvia at Paula sa dalawa. Hi, Paula. Ang gandang tignan ng ating lovebirds. Your son chose the right girl for her. I cannot wait na magka-developan sila at maging sila ng totohanan. Handa akong mag-sponsor ulit ng kanilang kasal kahit 10 times pa. Kinikilig na sabi ni Sylvia. Ano ka ba, Sylvia? Darating din tayo dyan. But for now, hayaan na muna natin ang mga bata na makilalang isa't isa. Wika naman ni Paula. Paalis na sana ang dalawa sa venue at papanik na sana sa room sa kanilang nirerentahan. Ngunit isang bisita ang hindi inaasahan ng dalawa na sadyang kinagulat na Sylvia. Where's that guy? Bring him up! Sigaw ng lalaki na tila gustong mag-iskandalo. Habang nasa himpapawid ng dalawa ay makikita sa mga mata ng Barbara ang sobrang kaligayahan. Aliw na aliw ito sa tanawin na kanyang nakikita. Ngunit ibang tanawin ang nakikita ni Apollo at wala na siyang ibang hangad na makita ng oras na yon. Kahit si Apollo ay nahihiwagaan sa kanyang nararamdaman. Alam nitong labag sa kanilang usapan na magkaroon ng pagtingin sa bawat isa, ngunit hindi madidiktahan ng puso, hindi mauutusan at hindi mapagbabawalan. Tinatago man ni Apollo ang kanyang pagtingin sa dalaga ay hindi naman maikakailang sa kanyang mga kilos ay espesyal ang babaeng si Barbara. Nakita nitong nilalamig ang dalaga dahil kinikis-kis nito ang kanyang mga kamay sa tigkabila nitong braso. Ngunit dahil aliw na aliw ito sa kanyang mga nakikita, ay hindi nito ininda ang lamig na nararamdaman. Kaya naman dali-daling hinubad ni Apollo ang kanyang suot na coat at itinabing kay Barbara. Salamat. Ani ng dalaga at biglang kinagat ang kanyang labi. Ahem, ano kasi, napapansin kong nilalamig ka. Oo, tama. Nilalamig ka, hindi ba? At ano, kilala mo naman ako, gentleman ako, kaya ayan. Nauutal na sabi ni Apollo at napakamot pa ito sa kanyang batok. Boss naman, ikaw ba talaga yan? Ano, kinakalawang ka na sa pagiging chick boy mo? Boss naman. Ngulumod na sabi ni Sid na katabi ng piloto ang nagpapaandar na chopper. Nauliligan ang dalawa ang nagsalita at nagulat sila na si Sid pala nasa harapan. Sid, ba't nandito ka? Sabay na sabi ng dalawa. Nginitian lang sila ni Sid at sinaluduhan. Lula ng chopper ay nakarating na ang bagong kasal sa Palawan. Mismong sa kanilang tutuluyan sila inilapag nito. Isang hindi malilimutang karanasan ito para kay Barbara. Hindi lang ang magandang tanawin kung hindi ang makasamang isang maginoong lalaking kanyang naging asawa na hindi sinasadya. Nauna na si Sid upang tulungan ang mga crew ng naturang lugar na bitbitin ang gamit ni Apollo at Barbara. Nagtungo ng dalawa sa kanilang silid upang makapagpahinga. Kahit na sobrang saya ng araw na yon ay nakaramdam sila ng matinding pagod nang makitang malambot na kama na kanilang hihigaan. Ladies first, sige na mauna ka na mag-wash up.
Lalabas muna ako ng room kung gusto mo na makapagbihis ka ng maayos. Sambit ni Apollo tsaka lumabas ng kwarto. Napangiti naman si Barbara sa pagiging maginoon ng kanyang asawa. Magpapalit na sana si Barbara ngunit nahihirapan itong abutin ang zipper mula sa likuran. Hanggang sa nabot niya na ito, subalit sa kasamaang palad, ay naputol ang zipper sa likuran ng suot niyang dress. Patay, lalong hindi ko na naaabot yung zipper, paano ako magpapalit ng damit niyan? Sobrang pinagpawisan na noon si Barbara dahil hindi niya malaman ang gagawin. Kaya naman napagpasyahanan itong tawagin si Apollo upang humingi ng tulong. Bahala na nga si Batman. Wala naman akong itatago sa kanya. Nakita niya naman na lahat to eh. Kesa naman maglagit ako dito at matagalan pa sa pagbibihis. Ani ni Barbara tsaka tinawag ang asawa. Apollo? Ano kasi? I need help. Tawag ni Barbara. Bakit? Ano nangyari? Tanong ni Apollo. Dumungaw si Barbara at pinapasok ang asawa tsaka tumalikod. Ano kasi hindi ko abot, naputol yung zipper nitong dress. Pakisuyo sana. Nahihiyang sabi ni Barbara. Ha? Ayun lang ba? Sige, walang problema. Tugon ni Apollo. Mabilis na ibinaba ni Apollo ang zipper. Nang naramdaman ni Barbara na nakababa na ang zipper at nakabitaw na si Apollo, ay maglalakad na sana ito pasulong at ipagpapatuloy ang pagbibihis sa loob ng banyo. Palabas na rin sana si Apollo ngunit biglang may naapakan si Barbara na matulis na bagay at hindi sinasadyang matusok ang kanyang paa. Nawalan ito ng balanse at patumba na sana ng masalu ito ni Apollo. Sa bilis ng pangyayari ay nakita na lang ni Apollo ang kanyang sarili na sapu-sapo ng kanyang mga bisig si Barbara. Malapit na malapit ang kanilang mukha sa isa't isa at isang galaw na lang ay magdidikit na ang kanilang mga labi. Apollo, tatagan mong kapit mo. Kung hindi, mahahalikan mo si Barbara, baka hindi ka makapagpigil. Ani ni Apollo sa kanyang isip. At doon na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Sa susunod, please comment down below. Ano kaya mangyayari sa honeymoon ng bagong kasal na sina Apollo at Barbara? Sinong nag-iskandalo sa reception ng kasal? At anong kayang gawin ni Terence makuha lang muli ang dating kasintahan na si Barbara? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat